Pinalaya si Jimuel ng kanyang mga magulang, kahit nagpunta siya sa bahay ng kanyang lola Pasi, upang doon ay pansamantalang makituloy. Ito lamang kasi ang kilala niyang makakaintindi sa kanyang kalagayan. Paglalako ng lutong ulam ang kinabubuhay ng kanyang lola Pasi, kaya naman tinutulungan niya ito sa pagtitinda. Isang araw, habang sila ay naglalako, "Lola Pasing, pabili nga ako ng ginitaang gulay." Wika ng lalaki. Kaya naman kaagad na ipinagbalot ng matanda ang lalaking bumibili. At agad na iniabot dito. "Ano niyo po yan, lah? Apo niyo po ba?" Tanong nito sa matanda. Agad namang sumagot ang matanda. "Abay oo, iho. Apo ko siya. Kakarating lang niya galing sa Maynila." Nagulat naman si Jimuel nang tignan siya ng lalaki mula ulo hanggang sa paa. "Kung ako sa'yo, boy, maghanap ka na lang ng ibang trabaho para naman mapagpahinga mo na si Lola, oh. Siya naman yung tulungan mo." Sambit nito sa kanya habang nakangiti ito ng nakakaloko. Agad namang umalis ang lalaki matapos nitong makabili. Samantalang si Jimuel naman ay halatang naiinis sa tinuran ng lalaking iyon sa kanya. Pakaramdam niya tuloy ay para siyang inutil ng mga sandaling iyon. Agad namang napansin niyo ni Lola Pasi, kahit kinausap siya nito. "Hayaan mo na yan, apo. Hindi ka lang niya kilala kaya hinusgahan ka kaagad. Marami talagang mga taong ganyan dito. Kahit ang gawin mo na lamang, ipasok mo na lamang sa kaliwang tenga at ilabas sa kabila. Ganun lang, iho. Huwag mo nang dibdibin ang sinabi nun." Napiling na lamang si Jimuel. "Kaya nga ako nagpunta rito sa probinsya, Lola, eh. Dahil pinagkakaisan ako ng pamilya ko sa Maynila. Hindi ko inaasahan hanggang dito pa rin po pala ay mahuhusgahan pa rin ako. At ang malala pa, ang taong hindi ka naman lubos na kilala." Pinakalma siya ng matanda at pinayuhan na habaan na lamang ang pasensya. Maya-maya pa ay nagpatuloy na silang muli sa paglalako at sa kabilang dako naman ang kanilang lugar sila nagtungo. Makalipas lamang ang ilang oras ay naubos na rin sa wakas ang kanilang mga panindang ulam. Kaya naman agad na silang umuwi ng kanyang lola. Habang naglalakad papauwi, ay napag-isip-isip ni Jimuel na may punto naman talaga yung customer na iyon. Kahit napagpasyahan niyang tumulong sa mga gawaing bahay, para naman kahit papaano ay nakakatulong siya kahit sa maliit na paraan. Samantala ng mga sandaling iyon, nagluluto naman si Lola Pasing ng kanilang pananghalian. "Wow! Napakasarap naman po ng luto niyong sinigang na baboy, Lola. Sobrang nabis ko po yung luto niyo na ito. Bata pa ako nung huli ko itong natikman, eh." Natutuwang sambit ni Jimuel habang ito ay ngumunguya. "Ay, sinadya ko talagang paglutuan ka ng sinigang, apo, para naman mabawasan ang init ng ulo mo." Nakangiting wika ng matanda. "Wala po yun, Lola. Bukang tama naman po yung customer na yun, eh. Nailabas ko na rin naman po kanina sa paglilinis ko ng bahay natin ang sama ng loob ko, Lola. Lola, maraming maraming salamat po sa inyo, ha? Dahil pinatuloy niyo po ako dito. Kahit alam niyo na po ang dahilan kung bakit ako pinalayas na mama at papa. Mabuti pa nga kayo, eh. Hindi niyo ako natitiis." Dahil dito, biglang lumungkot ang mukha ng matanda at marahil ay naaawa ito sa kanyang apo. Maya-maya pa ay nagsalita na nga ito. "Huwag ka nang magdamdam sa kanila, apo. Siguradong mahal na mahal ka rin ng mga magulang mo. Mas pinaira lang kasi nila ang galit kaya ka pinalayas. Para saan pat, baka balang araw ay susunduin ka rin nila dito. Siya nga pala, apo. Gusto mo bang mag-aral?" Tanong pa nito sa kanya. Saglit namang napaisip ang binata, kahit nahinto ito sa pagsubo. Maya-maya pa ay nagsalita na itong muli. "Gustuin ko man pong mag-aral, Lola, pero wala sa akin yung report card ko na kailangan sa transferring. Bakit niyo po ba naitanong, Lola?" Ang sagot naman ng matanda ay gusto raw niyang pag-aralin si Jimuel. Pero biglang tumanggi ang binata. Naiiya siya na baka hindi sapat yung pera nito para sa kanyang pag-aaral. At isa pa, nasa Maynila nga ang kanyang report card. Hanggang sa nagulat na lamang siya sa naging tugon ito sa kanya. "Eh di umuwi ka muna sa inyo, apo. Kunin mo yung report card mo sa bahay nyo." Napabuntong hininga na lamang si Jimuel habang pinag-iisipan ang tinurang iyon ng kanyang lola. Matapos kumain ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto at dito siya nag-isip-isip. Kahit kasi mahigit isang linggo na ang nakakaraan
ay malinaw na malinaw pa rin sa kanyang alaala ang ginawang pananakit sa kanya ng kanyang sariling ama. Samantalang ang kanyang ina naman ay pawang masasakit na salita ang mga binitawan bago siya nito tuluyang pinalayas. Galit na galit kasi ang mga ito dahil sa isang pangyayaring hindi inaasahan. Napahinto sa pag-iisip ang binata nang biglang pumulog ng malakas. Mukhang nagbabadyang umulan na anumang oras. Kaya naman sinigurado niyang nakasara ng mabuti ang mga bintana sa kanyang kwarto at saka nagpa siyang magpahinga na. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nahiga na siya sa kanyang kama. Naisipan niyang bisitahin ang Facebook account ng kanyang kapatid na si Joel. Napapailing na lamang siya nang makita niya ang bagong upload nito ng mga litrato. Kahit second year high school pa lamang ito, ay natuto na itong bumarkada. Kitang-kita niya sa mga picture na nasa bahay ito sa isa sa mga tropa nito. Doon ay nagiinuman ng mga ito at nakita pa nga niya ang kanyang kapatid na si Joel na may sigarilyo pang nakasalpak sa bibig nito. Palibasa ay binlock nito ang account ng kanilang ama't ina kahit hindi nila nakikita ang ginagawang kalokohan ng kanyang kapatid. Masamang-masama ang tingin ni Jimwell sa larawan ng kanyang kapatid dahil ito ang numero unong sinisisi niya kung bakit siya pinalayas ng kanilang mga magulang. Pero ipinagpasayos niya na lamang ito na balang araw, matutuklasan rin ng kanyang mga magulang ang totoong ginagawa nito sa buhay. Kinabukasan ay sumama ulit si Jimwell sa lola niya upang maglako ng mga ulam. Habang sila'y naglalakad, meron siyang sinabi sa matanda. Lola, meron na po akong desisyon. Gusto ko pong bumalik ulit sa pag-aaral. Kahit pupunta po ulit ako sa Maynila para kunin po ang mga papeles ko. Maraming salamat po sa pagigayat niyo sa akin dahil nabuksan po ang isipan ko. Sambit ng binata. Natuwa naman si Lola pasing sa narinig. At ang sabi pa nito sa kanya, sa susunod na linggo ay bibigyan raw siya nito ng pamasahe. Meron raw kasi itong ipon sa alkansya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na iyon, ibinigay na sa kanya ang pamasahe. Nasa pier pa lang si Limuel, ay kabadong-kabado na ito sa magiging reaksyon ng kanyang ama't ina sa oras na makita siya ng mga itong muli. Nangangamba siya na baka hindi niya makuha ang report card sa pag-aalalang itataboy siya ng mga itong muli. Pero naisip niya na naroon na siya at wala nang atrasan, kahit sumakay na siya ng barko. Makalipas ang isang araw na biyahe, sa wakas ay nakarating na siya sa Maynila. Nang makarating na siya sa kanilang bahay, ay kumatok siya sa pintuan. Hindi nagtagal ay pinagbuksan siya ng kanyang ina, na sa sandaling iyon ay nagulat ito nang siya ay masilayan. Anong ginagawa mo rito ha? Pasigaw na tanong nito sa kanya. Kaya naman binanggit niya ang dahilan ng pagpunta niya roon. Mabuti na lang, ay agad siya nitong pinatuloy sa bahay. Pero ang utos nito sa kanya ay huwag siyang magtatagal roon. May pasok sa trabaho ang kanyang ama kahit hindi siya nito nakita. Nang matapos niyang kunin ang sadya niya, ay maayos siyang nagpaalam sa kanyang ina. Pero labis siyang nasaktan dahil hindi man lamang ito kumibo. At sa halip, ay agad siya nitong pinagsarhan ang pinto. Naisip niya tuloy na kung ampun lamang ba siya dahil sa trato ng mga ito sa kanya. At habang naglalakad naman siya sa kalsada, dahil patungo na siya sa terminal ng jeep, nakasalubong niya ang kanyang kapatid na si Joel. May bit-bit pa itong bola habang dinidribol iyon. Pinati niya ito ngunit sinamungutan lamang siya nito. Maya-maya pa, ay pinatalbog sa kanyang katawan ng bola. Nagkatawanan ang mga barkada nito. Nagtimpi na lamang si Limuel at nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Narinig pa nga niya si Joel na sumigaw at ang sabi ay wag na raw siyang babalik pa sa kanila. Sa sumunod na mga araw, ay agad nang nakabalik ang binata sa probinsya nila. Sinabi niya sa kanyang lola ang mga nangyayari sa Maynila. Kaya naman inalo na lamang siya nito at sinabing meron pa siyang pamilya sa katauhan ng matanda. Niyakap siya ni Lola Pasing ng mga sandaling iyon. Dumaan ang isang linggo at nakapag-enroll na nga si Kimwell. Kaya naman nakabalik na siya sa kolehiyo. Dahil doon, ay tuwing Sabado at Linggo na lamang niya natutulungan ang kanyang lola sa paglalako ng mga ulam. Mabilis namang nagkaroon ng mga kaibigan ng binata sa pamantasang napasukan nito. At dahil dito, nabawasan ang kanyang lungkot dulot ng pag-abandon na sa kanya ng kanyang pamilya. Ngunit kahit ganoon, ay hindi niya pa rin maiwasang isipin ang ginawa sa kanya ng mga ito. Hindi niya tuloy maiwasang hindi lumuha. Isang gabi, matapos gumawa ng kanyang mga arilin ng binata,
ay muli niyang binisita ang Facebook account ng kanyang kapatid na si Joel. Muli na naman siyang napailing nang makitang nakikipag-inuman na naman ito sa mga barkada. At hindi lamang iyon, sapagkat nagsusugal pa ito at mukhang nilulustay nito ang baon ay binibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa kagustuhan niya na maputol na ang sungay ng kanyang kapatid, ay minessage niya ang kanyang ama sa Facebook account nito. At doon niya sinumbong ang lahat ng pinagkagagawa ng kanyang kapatid. Pero sa halip na maniwala ito, ay pinagmumura pa siya nito. Ang sabi nito sa messenger ay hindi raw yun totoo dahil sinisiraan niya lamang daw ang kanyang kapatid na si Joel. Dahil sa kagustuhan raw niya na maibaling ang kanilang galit doon sa kanyang kapatid. Dahil ang katotohanan lang raw na kanyang pinaniniwalaan ay nag-aaral naman ito ng mabuti. Pa, maniwala naman kayo sa akin oh. Nakablock kasi kayo kay Joel, kaya hindi nyo nakikita ang mga pinagagagawa niya. Gusto nyo po bang i-screenshot ko at ipasa ko po sa inyo ang mga litrato para maniwala po kayo sa akin? Tugon ni Kimwell si Jan. Mabilis namang sumagot ng sigay ang kanyang tatay. Kaya't agad na siyang nagtungo sa Facebook account ng kanyang kapatid para i-screenshot ang mga ebidensya. Pero nagulat na lamang siya nang malaman na hindi na niya makita ang account nito. Ang lumalabas na lang ay ang mga pangalan ng kanyang kapatid. Muling nag-message siya kanya ang kanyang ama at nagmamadali ito sa ebidensya na gusto nitong makita. Napag-isip-isip ni Jimwell na marahil ay nakumpronta na ito ng kanyang ama dahil sa kanyang sinabi. Naging alerto lamang si Joel at para hindi siya makakuha ng katibayan ay agad siya nitong binlock. Dahil sa kawalan ng maipakita ay pinagmumura siya ng kanyang ama. At nagbanta pa ito na kapag muling bumalik sa bahay, ay mabubugbog talaga siya nito. Pagkatapos itong sabihin ng mga katagang iyon, na labis na nagpadurog sa puso niya, ay agad na siya nitong binlock. Kaya naman muling napaiyak si Jimwell. Sa loob-loob niya, mukhang ampun lamang talaga siya ng kanyang mga magulang dahil hindi siya nito pinapatawad. Kahit na ang totoo'y, wala naman talaga siyang kasalanan. Maya-maya pa ay narinig niyang may kumakatok. At nang maisipan niyang si Lola Pasingang naroon, ay agad niya itong pinagbuksan ng pintuan. Pwede ka bang makausap, apo? Tanong nito sa kanya. Kaya naman napatanggo na lamang siya at naupo ito sa kanyang kama. Narinig ko yung paghihikpi mo. Alam mo ba, apo? Kahit na matanda na ako, ipinagpapasalamat ko sa Diyos na binihiyaan niya ako ng matalas na pandinig. Ano ba yung problema mo, apo? Pag-usapan natin yan. Tanong pa nito sa kanya. Nandirito lang rin naman ang kanyang lola kahit na ikwento niya na rito ang hinanakit niya para sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na yung masasakit na sinabi sa kanya ng kanyang ama. Hindi kasi siya pinapaniwalaan nito. Dahil dito ay hinagod-hagod naman ng matanda ang kanyang likod habang ito ay nagsasabi ng lahat ng lihim ay nabubunyag, apo. Kahit malalaman rin iyon ang nanay at tatay mo. Kung sino yung nagsasabi sa inyo ng totoo? Lola, naniniwala po ba kayo sa akin? Tanong niya rito. Agad namang sumagot ang matanda. Siyempre naman na po. Naniniwala ako sa iyo dahil ikaw yung tunay kong apo. At alam ko yung takbo ng isip mo. Dahil sa sinabi ng matanda, ay napakunot na lamang ang noo ng binata sa kanyang narinig. Ano po, Lola? Ano po yung ibig niyong sabihin sa sinabi niyong ako po yung tunay niyong apo? Tanong niya rito. Agad namang sumagot ang matanda, nakalimutan na lamang raw niya ang sinabi nito. Kaya't kahit anong pilit ni Jimwell, ay hindi talaga ito umamin. Dahil dito ay naghinala siya na mayroong itinatago sa kanya ang matanda. Pagkatapos ng kanilang konting pag-uusap, ay lumabas na nga si Lola Pasing sa kanyang kwarto. Dahil sa nagpaalam ito na matutulog na sa kanyang silid. Kaya't naiwang pala isipan kay Jimwell ang tinurang iyon ng kanyang lola. Meron nga bang dapat siyang malaman sa kanyang pamilya? Maski kasi siya ay naguguluhan na rin sa mga nangyayari. Kaya naman naisip niyang sa susunod na araw na lamang niya muling usisain ang kanyang lola patungkol dito. Isang araw, habang nasa eskwelahan siya at wala pang klase, ay natanong niya ang kaibigan na si Enzo. Pre, paano ba malalaman kung ampun ka lang ng nanay at tatay mo? Naging seryoso naman ang binata sa klase ng kanyang tanong. Bakit mo ba natanong sa akin yan, pre? Bakit? Ampun ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Natawa naman si Jimwell. Ano ba naman yan, pre? Nagtanong na nga ako tapos magtatanong ka pa. Sagutin mo na lang kasi ako. Dahil dito,
Nabanggit naman sa kanya ni Enzo ang mga palatandaan na ampun lamang ang isang tao. Siyempre una na roon ay hindi mo kamukha ang nakagisnan mong ama't ina. Pangalawa, hindi patas ang tingin sa inyo at mas pinapabura ng isa kahit na malito. At ang pangatlo naman, konting pagkakamali lamang ay kulang na lamang ang isumpa ka na at animo'y nakagawa ka ng isang mabigat na krimen. Dahil sa mga nabanggit ng kaibigan, ay natahimik na lamang si Jimuel. Halos lahat kasi ng sinabi nito ay nakaka-relate siya, maliban na lamang sa hindi kamukha. Inaamin niya na kahit hindi niya kamukhang kamukha ang kanyang ama, ay may pagkakahawig naman sila kahit papaano, maliban na lamang sa kanyang ina. Dahil kahit isang anggulo man lamang, ay wala siyang nakuha rito. Pero iniisip niya na lamang na baka mas nagmana lamang siya sa kanyang tatay. Basta kahit siya ay nagugula na rin kung ampun lamang ba siya o hindi. Sumapit ang linggo ay hindi pa rin napapaamin ng binata ang kanyang lola. Kaya noong gabi ay muli siyang nakaisip ng paraan. Kukumprontahin niya ang kanyang ina. Total ay hindi pa naman siya nito nabablock sa Facebook. Naisipan niyang i-add muna ito. Pero nanlumo na lamang siya nang balikan niya ito paglipas ng 2 oras sapagkat kinansel nito ang friend request niya. Ganun pa man, ay nag-message na lamang siya at nagtanong kung ampun lamang ba siya. Hindi nagtagal, ay merong naging tugon ng nanay niya na labis niyang ikinatulog. Ampun ka lang namin, at yun ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit wala akong paamor-amor sa'yo. Galit na pahayag dito sa messenger. Kaya dito na siya napaniwala na talagang ampun lamang siya. Ang tanging gumugulo na lamang sa isipan ni Jemuel ay ang huling sinabi sa kanya ng kanyang lola Pasig na siyang nagdulot ng matinding palaisipan sa kanya. Hindi niya na lamang pinilit ang matanda. Nag-aral na lamang siya ng mabuti na walang suporta ng kanyang mga magulang. Sapagkat tanging ang lola niya na lamang nagbibigay sa kanya ng allowance. Kahit hirap sa buhay ay nagtsatsiga pa rin siya kahit na may pagkakataon na wala siyang baon kapag kinakapos lang maglola. Mabuti na lang ay nandyan ang kaibigan niyang si Enzo na kapag may sobrang baon ay kusa siya nitong inaabutan. Pareho lang naman kasi silang mahirap ng kanyang kaibigan hanggang sa lumipas ang maraming panahon na kapag tapos na rin si Jimuel sa wakas ng kanyang pag-aaral. Agad naman siyang nakapagtrabaho at naging ganap na seaman. Kapag umaalis nga siya sa bansa, tinitiyak niya na nasa maayos na kalagayan ng kanyang lola. Tutal ay nakakuha na siya ng makakasama nito kahit nakakapagbiyahe na siya ng walang inaalala. Malaki naman kasi ang tiwala niya sa kasambahay at dahil na rin sa katas ng pagiging seaman niya, nakapagpatayo na rin siya ng malaking bahay makalipas lamang ang 5 taon. Kaya naman yung lumang bahay ni Lola Pasig ay kinawa na lamang nilang paupahan. 2 beses sa isang taon nakaka-uwi si Jimuel sa kanilang bahay. Kahit masayang-masaya siya kapag muling nasisilayan ng kanyang lola. Isang araw, nakauwi ulit ang binata sa kanila. Pero may masama siyang nabalitaan mula sa kanyang lola. Lola, totoo po ba ang sinabi niyo? May sakit sa puso si mama at malala na kaya nakaratay na lamang siya ngayon? Nag-aalala ang tanong ng binata. Tumango naman ang matanda habang ito ay nagsasabi ng, "Noong 1 linggo lang apo, nagtungo rito ang anak ko, yung papa mo. Ang tanong niya ay kung kailan ka raw uuwi. Kahit ang sagot ko na lamang ay sa susunod na linggo pa. Ang sabi niya ay hinahanap ka raw ng mama mo at may gusto raw itong sabihin sa'yo." Kaya naman halos kumuho ang mundo ni Jimuel nang malaman iyon. Hindi siya makapaniwala na dadapuan ang malalang karamdaman ng kanyang ina. Kahit noon ay hindi maganda ang trato nito sa kanya, ay nagtungo nga siya sa dati nilang tirahan. Ngunit nagulat na lamang siya dahil napakalaki na nang ipinagbago ng kanilang tirahan sapagkat sira-sira na ang kisame nito. At bukod pa roon, ay nabakbak na rin ang pintura sa dingding. Kumatok si Jimuel sa tarangkahan kaya't agad siyang pinagbuksan ng kanyang ama. Niyakap siya nito at humingi ng kapatawaran sa ginawa nitong pagpapalaya sa kanya noon. Kaya naman sinabi niya na wala na yon dahil pinapatawad niya na ito. Dahil dito, ay ginantehan rin niya ng maigpit na yakap ang kanyang ama. At matapos ang emosyonal na sandali nila, ay inatid na siya nito patungo sa higaan ni Aling Josie. Natutulog pa ito ng mga sandaling iyon. Kaya naman ginising ito ni Mang Porto. Kahit namumutla at halatang nahihirapan, ay napangiti ang kanyang ina nang siya ay masilayan nito.
Mabuti naman at nakarating ka, anak. Natutuwa ako dahil nagtamo mo ang tagumpay. Nalaman ko kasi na isa ka ng ganap na siman sa papa mo. Nagtungo kasi siya noong nakaraang linggo kay Tita Pasing. Bago ako mawala, sana'y mapatawad mo ako, anak. Pasensya na sapagkat nang dahil sa akin ay lumayo ang loob sa iyo ng papa mo. Dahil kung ano-ano na lamang kasi ang nababanggit ko sa kanya, kahit hindi naman yun totoo. Pinaniwala ko ang papa mo na nag-addict ka at walang pakinabang sa buhay, pero hindi naman yun totoo. Anak, pasensya ka na. Ayokong mawala ng may kasalanan sa mundo. Kaya ako sinasabi yun sa'yo. Nanghihina at lumuluwang pahayag ni Aling Josie. Pinatawad ko na po kayo, ma. Pero bakit niyo po yun ginawa sa akin? Hindi niyo po ba ako tunay na anak ni Papa? Seryosong sambit ni Jemuel. Anak ka ng Papa mo sa una niyang asawa. Pero dahil namatay ka agad, yung tunay mong ina ay nag-asawa ulit siya at nakilala niya ako. Kahit nagkaroon ulit siya ng anak at iyon ay si Joel. Hindi kita tunay na anak kaya siguro ganoon ang trato ko sa iyo dati. Inamin ko na rin naman ito sa Papa mo noon pa man. Bago pa ako magkasakit na sinisiraan lamang kita para yung ari-arihan niya ay mapunta kay Joel. Para yung mga ari-arihan niya ay mapunta kay Joel pagdating ng araw. Mabuti na lamang at mabait ang papa mo at pinatawad niya ako sa kabila ng lahat. Sana ganoon ka rin, anak, ha. Sana ay mapatawad mo ko. Laking malas ko dahil hindi ko na maitutuwid ang mga pagkakamali ko dahil mawawala na ako sa inyo. Sobrang naghirap na talaga kami dahil sa karamdaman ko na ito. Ginawa na ng doktor ang lahat ng makakaya niya para lamang gamutin ako dahil hindi ko raw kakayanin ng transplant. Kahit hindi ako inoperahan ngayon, ay kamatayan pa rin ang nakaabang sa akin. Kwento ni Aling Josie. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, ma. Gagaling pa po kayo. Magtiwala lamang po kayo sa Diyos. Kahit hindi ko kayo tunay na ina, ay mahal na mahal ko naman po kayo. Teka, nasaan po pala si Joel, ma? May pamilya na siya, anak. Maaga siyang nag-asawa at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Huli na nang malaman namin ng papa mo na nagbubulakbol nga siya. Pero dahil sinasangkot siya sa pagnanakaw, ay nakulong siya. Samantalang ang anak niya naman ay naiwan sa asawa niya. Totoo pala yung sinasabi mo noon kay Joel, anak. Dapat ay pinaniwalaan ka namin noon. Kung sino pa ang itinuturing naming patapon at walang mararating sa buhay, ay makakapagtapos pa pala sa pag-aaral at magkakaroon ng magandang trabaho. Patawarin mo sana ako, anak, ha. Sambit ni Aling Josie habang patuloy itong lumuluha. Napayakap na lamang ang binata sa kanyang ina. Isang indikasyon na pinapatawad niya na ito. Sa kabila ng sinabi ng kanyang ina na wala ng pag-asa ito na gumaling pa, ay nakaisip ng paraan si Jemuel. Inirefer niya ito sa kaibigan niyang si Enzo. May kakilala kasi ang kanyang kaibigan sa ospital na isa ring doktor na espesyalista sa sakit ng kanyang ina. Kaya't dinala ni Jemuel sa ibang bansa si Aling Josie. Agad naman silang nakahalap ng donor na kakamatay pa lamang. Mahusay ang surgeon dahil ora mismo ay sinagawa na ang operasyon niya. At di nagtagal, ay naitransfer na ang puso sa gina. Kahit makalipas lamang ang isang buwan, ay agad na silang nakauwi sa bansa. At ipinagdiwang nila ang paggaling ni Aling Josie. Napiyansahan na rin ni Jemuel si Joel, kahit nakalaya na ang kanyang kapatid. At nakabalik na ito sa kanyang ina. Humingi rin ng tawad sa kanya si Joel at nangakong magbabago na ito. Bilang tulong niya sa kanyang kapatid, ay binigay niya ito ng konting pangkabuhayan. Mukhang nagsasabi naman sa kanya ng totoo si Joel. Dahil noong balikan niya ito sa sariling buhay nito, ay nagplano na nga ito ng negosyo na ibibigay niya. At ang sabi pa ng asawa nito ay lumayo na raw ito sa barkada at lalong lalo na sa mga bisyo. Kaya't masayang masaya si Jemuel dahil nagbunga ang kanyang pagsisika. Una na rito ang paggaling ng kanyang ina. Pangalawa, nabigyan niya ng maayos na titirahan ng kanyang lola at pati na rin ang kanyang mga magulang dahil doon niya rin ito pinatira. Pangatlo ay ganap ng nagbago ang kanyang kapatid. At ikit sa lahat ay nagkapatawaran na sila. Kaya naman wala nang mahiling pa si Jemuel sa kanyang buhay ngayon. Ang hiling niya na lamang sa Diyos at sa libingan ng kanyang tunay na ina, sana'y matagpuan niya na ang babaeng tunay na magmamahal sa kanya para makabuo na rin siya ng sariling pamilya.